magkano pala ang naging kita ko sa YouTube simula nung pag simula nung pag ano ko simula nung pagka-monetize ko. So abangan. Hi guys, welcome back to my channel. This is Denji Man Family Vlogger. So ngayon guys, wala kung paano ko kayo tatawagin, pero sa mga nanonood sa akin dyan, tapusin nyo muna yung video ko. Mag-share ako sa aking mga naranasan bago ako na-monetize. Kasi konting storya lang to para malaman nyo kung gaano kasaya ang mag-YouTube. So, yung trabaho ko is hindi lang pag-YouTube. Meron akong trabaho na full-time at si YouTube ay isa ko lang part-time. Yun, ang una kong i-share sa inyo is kung kailan YouTube. So, nagsisimula ako sa pag-YouTube noong October 8, 2020. So, ano ba tayo ngayon? January. So, ano lang. October, November, December, January. So, 3 months. 3 months. 3 months siya bago ako ni-monetize. So, sa ano natin, sa tingin natin, mabilis ba? So, sa tingin nyo lang mabilis, pero hindi basta-basta magiging vlogger or magiging YouTuber. Kasi ang hirap. Lalo lang paghalo si trabaho at si pag-YouTube. So, unang-una is mahirap. Mahirap siyang hanapin ng mga subscriber mo. Ano una kong ginawa ay sa lahat ng mga katrabaho ko, lahat-lahat ng cellphone nila, hiniram ko para lang magkaroon ng subscriber. So, parang sapilitan. Basta, hindi basta-bastang ang hirap. Pero, pag may sipag at tiyaga ka lang, makakamit mo yung pangarap mo. So, hindi yung pangarap na magkaroon ng sahod, kundi pangarap na magiging monetize ka. So, pag na-monetize tayo, mga ka-darling, mga guys, hindi yun na as in magkaroon ka na ng sahod agad. So, yung pag-monetize, ibig sabihin nun ay nalalagyan na ng mga AdSense or mga advertisements yung mga video mo. So, yung advertisement na yun ay kung yung mga viewers mo ay mag-review or kaya i-review buong-buo yung advertisement ng isang YouTuber, yun ay may bayad. So isa-isahin ko muna yung naranasan ko simula ng pagiging YouTuber ko. Una, sa hindi ko pa pala simulan, nagsimula na nga ako So hindi ko pa simula, simula nito, shoutout pala ako sa mga katrabaho ko dyan na nanonood, kahit naman hindi masyadong ka-interest tong video ko. Maraming salamat sa inyo ha. Sa shoutout ako ni mga baggers, cashiers and baggers, hindi ko na maisa-isa kayo. So alam niyo na kung sino kayo, kasi merong nagla-last day, meron ding bago. So hindi ko na siya i-mention kasi baka may makalimutan pa ako. So para fair, pati yung mga cashiers natin, yung mga bagong nagla-last day dyan, so shoutout sa inyo, mag-ingat kayo sa new journey nyo. And sana patuloy kayong manonood sa aking video, kahit hindi naman ako kasikat-sikatan na pagkatao, pero sana patuloy pa rin kayong nagsusubaybay sa aking mga videos. So yun na. Yung lahat mga katulad na yung mga regulars dyan, supportive sa akin, supported pala. Maraming salamat. At saka lahat ng mga empleyado sa SM or mga sa Seymour, kasi sa Seymour ako nagtrabaho. Maraming salamat sa pagsuporta nyo kahit hindi naman ka-interesado itong mga videos ko. Sana po ay may matutunan din kayo sa aking mga videos. Isa-isa ko na silang pagsabihan na please subscribe my channel, tapos
hanggang sa nangyari na nag-join ako kasi sabi ko, paano kaya, lalong-lalo na si Ma'am Letesia, yung vlogger na makeup transformer. Si Letesia, basta Letesia vlogger yun siya na sabi ko, paano kaya siya nagiging sikat? Paano siya nagkaroon ng maraming viewers? Paano siya nagkaroon ng maraming subscribers? So, di ba mahirap yun? Sa tingin nyo, sa pagbago siguro, pag kung sikat ka na, either artista ka, so mabilis ka talaga magkaroon ng subscriber at viewers. So dahil hindi tayo kasikat-sikatan at hindi tayo artista, kaya ito naghihirap. So una kong ginawa noon ay sumasali ako sa mga groups. Sabi ko, noong una, sumasali ako sa groups yung mga YouTubers, legit YouTubers, sub-to-sub daw. So, sumasali ako doon. Legit here, sub-to-sub, no views only. So, nung tinatry ko yun, parang ang bilis lang siyang lagasin. Kaya ang bilis na tanggalin ni YouTube yung mga subscriber. Ibig sabihin, nung tinatanggal ay spam siya. Bakit siya spam? Dahil pumunta ka lang siya sa channel niya at sinasubscribe. So, ibig sabihin, wala kang ginawa doon kung hindi nagsasubscribe lang. Yung mga ganun siya counted sa ating subscriber o kaya sa number of subscriber mo pag sub-to-sub ka lang. So, kailangan talagang gumawa. So, doon, ang ginawa ko doon is patuloy pa rin akong nag-pag-sub-to-sub. At nangyari doon, hindi pa rin gumagana mga ilang buwan. So, hindi pa ako maabot ng mga ilang hundreds o kaya ang ginawa ko, pumasok ako ng isang groups ng view VLS. So, ang ibig sabihin ng VLS ay view, like, and subscribe. So, ibig sabihin, mag-view ka, pagkatapos na mag-view, mag-like ka, at mag-subscribe. So, yun, nagsisimula na ako doon. Medyo doon ako nahirapan sa tulog, kaya may mga tulog ko dito. Bagong gawa siya ng group. So, ang ginawa nila is, kailangan may promoted list ng mga YouTubers. Then, dapat lahat na ini-invite mo ay mga YouTubers. So, promoted list. So, ang gagawin lang natin doon ay, i-click mo lang yung promoted list doon, mga link. Tapos, i-view mo siya na within 3 minutes. So, pagkatapos ng 3 minutes, ilalike mo siya at i-subscribe. Kung gusto mo mag-comment, pwede din. So, ganun ang nangyari sa akin. Hanggang sa natapos ko yun at na-promote din ako, nagiging number 5 ako sa YouTubers Tulungan Promotion. So, yun. Simula doon, parang nakapagpahinga ako ng konti kasi hindi na ako masyadong puyat na puyat. Hindi na abot ako ng alas 3, alas 2 para lang ako makipag-sub to sub. Tapos, yan lang, isang group lang ako nagiging parang tumagal. Hanggang ngayon, nandyan pa rin ako. Patuloy pa rin akong nakikipag-sub VLS sa kanila. Tapos, pagkatapos nung parang hindi ako kumpante, parang gusto kong dagdagan yung subscriber ko. Ang ginawa ko ay may taong nag-invite sa akin na, "Ma'am, sister, pwede kang sumali sa LS." Oh, anong LS? Yung LS kasi is live stream doon sa YouTube. So, ang ginawa nila, magla-live stream sila doon tapos kasali ka. So, pag sumasali ka, magpapalista ka doon yung YouTube channel mo, ilista mo doon tapos ang gawin mo is, so kumari malapag-lapagan
ginawa ko doon is, yung live stream ko ay, sabi ko, akala ko kasi dadami yung mga subscriber natin doon. So, sumali ako. So, nung natapos nang nalapag yung YouTube, link ko, syempre masaya na ako kasi masaya nagdaga na mga 's or live stream na sinasalihan na napaka parang bumagsak yung ano ko yung dibdib ko nung nakuha ko doon sa live stream kasi 100 plus views yon live stream. Hindi ko lang siya sasabihin pero hindi ko lang sasabihin kung sino yung nagla-live stream basta alam na nila yung kung sino yung sinasalihan ko na ang nakuha ko doon na live stream within ano lang 1 p.m. to 5 p.m. yun so masyadong ano masyado kasi mahaba yun, wala ka nang magawa dun. So, ang nakuha ko rin is 50 subscribers. Ang saya ko, ay 56 subscriber pala. Yeah! Ang saya yeah! Kasi ano, syempre biglang dumami yung subscriber. Yeah! So, bigla akong umalis kasi nga naglaba. Ang nangyari dun is, inano nila, ibang subscribe nila lahat. So, parang nahumugan ako, napakabigat sabi ko. Naubos yung oras ko. Are you all my personal dreams? Pasok mo, ay, syempre, nag-ano ka na,
nakatulong yun kasi nagkaroon sila ng pera o kaya revenue nun na ano, nagkaroon sila ng ayun nga, kita doon sa pag-view mo hanggang sa anong oras na matapos sila. So, ang pinakamasakit is yung ina-unsubscribe. Siyempre, na-insulto ka din. Kaya simula nun, hindi na ako sumali. Tapos, lahat ng mga tao, lahat ng mga ano, wala lang. Hindi ko sila ina-unsubscribe, pero medyo masama, masakit sa loob na ganun pala. Kaya ganun ang mga YouTuber, kailangan ng patient. Kailangan mas mataas ng patient. Ang dami-dami kong nadaanan bago yung live stream. May nakipag-away pa sa akin kasi nga, may nakipag-away sa akin kasi, ayun nga daw, nang gaya daw ako, isa daw akong scam kasi daw, ay ginamit ko kasi yung record ko dun sa sitwasyon na, pag naglo-loading pala yung net mo is matatanggal yung screen recorder mo pag yung mismong sa cellphone ka kumukuha ng recorder. Mas maganda pala yung application ng recorder. So, tinawag na akong scammer. Kasi daw, scam daw ako kasi daw hindi daw ako legit. Sila daw unfair daw kasi sila nag-subscribe, nag-view. Tapos, ano, mahilig kasi ako dati nung una pag nag-view, like, subscribe. Mahilig kasi ako screen recorder kasi mabilis. Kaya ang ginawa ko ngayon is SS na lang. Yung SS na yun is screenshot. So, pagkatapos nang sumali na ako ng isang grupo ulit sa Facebook, say, Sipag at Tiyaga YouTuber. So, legit din yun. Na-promote din ako kasi nung pagsali ko niyan is 33 promoter. So, yung 33 na link na yun o kaya 33 na YouTube channel na yun, kailangan mong ubusin yun bago ka ma-promote. So, kailangan mong isa-isahin yun na dapat hindi siya walang dayaan. Kaya, iti-check pa kasi yan ni admin kung tama yung pag-view, like, subscribe mo. Kasi kung hindi tama, i-correct ka nila. Hindi ka rin mapopromote kung hindi tama yung pag-promote mo. So, mahirap. Mahirap talaga. Hindi ko akalain na guys, maraming salamat sa nanonood dyan at tumapo sa aking video. So, kung nagustuhan mo yung video ko, huwag niyong kalimutan na mag-click like, sub, and kung as in nagustuhan niyo pa, syempre, notification bell na sa baba. Kasi marami pa tayong i-update sa buong buhay ko. Lahat ng mga nangyari sa buhay ko, malalaman niyo to. Dahil isi-share ko sa inyo lahat. So, lahat ng mga nanonood sa akin dyan, salamat, maraming salamat. At God bless. So, ngayon, hindi pa pala ako tapos. Papakita ko sa inyo kung magkano ang aking nagiging kita sa YouTube. So, magkano ang aking nakita sa YouTube? So, from 1,050 subscriber to, hindi ko alam kung mag-ilan ang views ko. Or, 1,050 subscriber plus 16 videos ata. So, sa 16 videos ko, nagkasahod na ako. Ano sa tingin nyo? Ay, kasi tanaw dira lang ka? Saan man ako ni pagtarong? Sige, tanaw. Nagkatao na lang si Inday. So, ano bang, usay akong ingon lang ka? Nagkasahod na lang. So, yung sahod ko pala, ika. Yung sahod ko ay 'sa tingin niyo magkano ang aking masasahod? Ika. Lapit mo yung tenga mo. Alam niyo yung sahod ko. Sahod ko sa YouTube is
Dun, 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 dun. It's a prank! Wala pa akong sahod, guys. So, abangan nyo na lang kung magkano gagawing sahod. Maray, princess. Maraming salamat.